Malayo pa lang ang Land Cruiser na sasakyan ay nakita na ito ni Mayumi. Kaya agad na siyang tumakbo upang i-guide ito sa tamang parking space kung saan naroon ang pump machine. Good morning, sir. Welcome to our gas station. Full tank po ba? Masayang bati ni Mayumi sa lalaking nasa driver's seat matapos nitong ibaba ang salamin ng bintana ng sasakyan. Agad na bumungad sa kaniyang mukha nito na nababalutan ng makapal na bigote at balbas. Hindi tuloy niya masabi kung gwapo ba ito o matanda na. Agad na niyang ipinaling ang tingin sa ibang direksyon bago pa man siya sagutin ito. Gabi na ng mga oras na yon at sa maliit na gasoline station na yon, nagtatrabaho si Mayumi bilang cashier at pump attendant na rin. Siyang naka-duty sa pang third shift na oras at ang oras na yon ay wala namang masyadong nagpapagas sa kanila kaya mag-isa lang siyang naka-duty. Wala naman sila sa highway. Tagong daan lamang yon na kung minsan ay may mga naliligaw na private na sasakyan tulad ng customer na yon. Ngumisi muna ang lalaki bago sumagot. Yes, full tank. Agad na umalingaw-ngaw ang amoy ng matapang na alak sa buong paligid. Okay, sir. Masigla niya pa rin sagot sa customer kahit nakakaramdam siya ng pagkaasiwa sa lalaking driver. At kumilos agad upang magawa ang kaniyang trabaho. Sir, remind ko lang po. Full tank. Start na po sa 00. Malakas niyang sabi upang ipaalam na nagsisimula ng malagyan ng gasolina ang tangke ng sasakyan nito. Hindi naman kumibo ang customer at nakatingin lang sa umaandar na metro. Nang makita nga niya na automatikong huminto ang metro, agad na niyang inalis ang nozzle at binalik sa lalagyan ng pump machine. Tsaka mabilis na tinakpan ang gas tank. Okay na po sir, full tank na po at babayaran niyo po ay 2,750. Magalang niya pang sabi. Miss, eto. Iniabot nito ang credit card sa kanya. Kaya natigilan naman siya at napatingin sa lalaki. O bakit miss? May problema ba? Sorry sir. Cash only lang po kasi kami rito. Nauutal niyang sagot. Ano? Bakit hindi mo sinabi? Hindi ba kasama sa standard spiel niyo ang itanong kung cash or card ang gagamiting pambayad ng customer? Napasimangot na tanong ng lalaki. Naku sir, pasensya na po kayo. Actually tama po kayo. Ako po yung may pagkukulang, kaya po humihingi ako ng dispensa sa inyo. Sabi pa niya, bagamat alam niya na nakainom ang lalaki, umaasa siya na mauunawaan ito ang naging pagkakamali niya. Nakalimutan niya talagang tanungin ito kung cash or card ba ang gagamitin. Oh, paano ngayon yan? 1.5 lang ang cash ko rito. Hindi kasi talaga ako nagkakash kapag nagpapagas ako. At isa pa, hindi akin tong sasakyang to. Sa amo ko. Sabi ng lalaki. Tiningnan nito kung paano niya susolusyonan ang problema. Eh sir, kung hindi niyo po babayaran ng buo, okay lang po bang balikan niyo na lang ang card niyo? Mamaya po kasi pwede ko nang ipaswipe ang card. Kung hindi niyo po babayaran, ako po ang magbabayad niyan eh. Mahinahon niyang paliwanag sa customer. Ano? Sinabi ko bang hindi ko babayaran? Eh ikaw nga yung may kasalanan. Sana sinabi mo agad na cash lang tinatanggap niyo dito. Kung alam ko lang, hindi na ako rito nagpagas. Pasinghal pa nito. Eh sir, kaya nga po humihingi. Shut up! Sigaw nito sa kanya. Sir, huwag naman po kayong magalit. Nakakabwisit kasi ang katangahan mo. Sabi nito habang dinutdot ang noo niya. Dahil sa ginawa nito, nag-init ang ulo niya sa lalaki. Mabilis niyang hinawi ang kamay nito. Akin na nga po yung bayad niyo. Magalang pa rin ngunit may halong panggigigil yon. Nang iabot yon ng lalaki ay kinuha niya at hindi na ito muling binalikan. Kaya nainis ang lalaki at bumaba ng sasakyan upang tanungin siya. Nasa loob na siya ng cashier booth. Miss, iiwan ko na lang tong credit card ko at babalikan ko mamaya kapag bukas ng office niyo. Sabi nito. Okay lang po sir, huwag mo na lang gawin yan. Ako na lang po ang magbabayad. Sana makatulong ako sa inyo. Mahinahon ngunit may halong inis na sabi niya. Wait nga lang, iniinsulto mo ba ako? Eh hindi ba sabi mo ho, driver lang kayo. Kaya pumayag ako na huwag mo nang iwan ang card. Iisipin ko na lang na marami kang anak na pinapakain at pinapaaral. Sabi pa niya. What? Ako? Gulat nitong tanong at naituro pa ang sarili.
Tila nawala ang kalasingan nito sa narinig na sinabi niya. Sandali lang. You mean, mukha na akong matanda at maraming anak? Naiirit ang tanong nito. Marahan lang siyang tumango tapos parang walang anuman na ibinaling ang tingin sa computer. Naiiling na lang na umalis ang customer. Lumipas ang ilang oras. Pasado alas 9 na noon at nagbukas na ang opisina nila. Natapos na niya ang mga report kaya nakahanda na siyang umuwi. Nanlaki pa ng bahagyang singkit niyang mga mata nang makita muli ang Land Cruiser na naging customer niya kaninang madaling araw. Nang makapag-parking ito ng maayos sa harap ng office nila, bumaba ito mula sa sasakyan at seryoso lang na tumingin. Mayamay nakita niya itong pumasok sa loob ng office nila. Hindi na niya inintindi at umalis na rin siya. Matapos ang duty na yun ay nag-day off siya ng isang araw at kinabukasan uli ay pang-umaga ng shift niya. Nako Mayumi, may nagre-reklamong customer dito nung nakaraang duty mo ng panggabi. Galit siya kasi iniinsulto mo raw siya, samantalang ikaw naman daw ang may kasalanan. Sabi ng manager nila. Ha? Ma'am, sino po? Yung may-ari po ba ng Land Cruiser? Oo, yun nga. Ma'am Sally, siya nga ay nakainom pa, kaya hindi na ako nakipagtalo pa. Takot ko lang na maharas. Palatak pa niya sa kaniyang manager. Oh siya, yung kulang niya binayaran na niya. Pero nagrereklamo pa rin daw siya. Alam mo naman sa ating kumpanya, bawal lang magkaroon ng customer complaint. Pwede yung maging factor para matanggal ka o masuspende. Paalala pa ng manager. Hinayaan na lang niya yon. At ang akala niya ay iyon na ang huling pagkikita nila ng lalaki. Hindi niya akalaing ang insidenteng yun ay masusundan pa. Kasalukuyan siyang naka-duty bilang pump attendant kaya nasa labas siya. Nilapitan siya ng kasama niyang si Ruel. Mayumi, tawag nito. Bakit? Tanong niya. Abala siya noon sa pagpupunas ng pump machine nila. Tawag ka ng customer. Ikaw raw ang gusto niyang mag-asi sa kanya. Ano ba naman yan? Nandun ka na namimili pa sila? Ano ba ang kaibahan ng gasolina na ikaw o ako ang naglagay? Palatak niyang bulong sa kasamahan. Hindi ko nga rin alam eh. Sige na, puntahan mo na. Type ka yata eh. Nilapitan naman niya ang sasakyan. Laking gulat niya nang makita na naman ang lalaking driver ng Land Cruiser. Hindi niya ito kilala kasi iba naman ang kotse na gamit nito. At sa pagkakataong yon ay malinis na ang mukha nito. Nakangisi ito sa kanya at pakindat-kindat pa. Nako, sana mahipan ng hangin nang matuluyan ang maging kirat. Bulong niya sa isipan. Full tank po ba? Tanong niya nang makalapit ng tuluyan at halatang walang gana nang makilala ito. Hi Miss Mayumi. Nakangisi nitong bati sa kanya. Ako nga pala si Alan. Ikaw talagang gusto kong mag-service sa akin. Eh kasi gusto ko yung maganda na mataray pa. Full tank po ba? Tanong niya nang walang emosyon. Pakibilisan na lang po sir. Marami po kasing sasakyang naghihintay. Magalang pero malamig niyang salita nang walang marinig na anuman buhat sa driver. Ah, hindi ako magpapagas. Pupunta lang ako sa office para ireklamo ka. Sabi nito, nanlaki naman ang mga mata niya sa sinabi ng lalaki. Nang makita niyang umaandar ng sasakyan nito, patakbo niyang hinabol. Nakita niya itong bumaba ng kotse. Sir, teka nga muna. Ano bang kasalanan ko? At panayanghain mo ng reklamo sa akin? Nakakunot na ang noo niya at kita sa mukha niyang inis at pagkairita niya sa lalaki. Hindi ba sinabi ko ng pangalan ko? Tawagin mo ako sa sir at karugtong ang pangalan ko. Nakangising utos nito. I'm sorry sir kasi nakalimutan ko ng pangalan mo eh. Ah, ganun ba? Ang malas ko naman. Tugon nito, napa-cross arms ito at tumingin lang muli sa kanya. After nito Miss Mayumi, hindi mo na makakalimutan ang pangalan ko. Ngumisi ito tsaka umalis sa harapan niya at pumasok sa kanilang opisina. Pagpasok ng opisina, nakita niya sa glass wall na kausap na nito ang manager nila. Tanaw niya pa kahit na nasa malayo na siya na patingin-tingin ng mga ito sa dako nila habang nag-uusap. Hoy, anong nangyari? Tanong ni Ruel. Ewan ko sa abnormal na yun. Palatak niya. Panayanghain ang reklamo sa akin. May problema yata sa utak ang lalaking yun eh. Sabi na lang niya na nagbalik na sa pag-asikaso sa mga customer na nagpapagas. Nako Mayumi, nirereklamo ka na naman nun. Sabat ni Shela nang tumayo siya sa cashier booth para
iabot ang bayad ng customer. Hayaan mo siya? Nakakatakot ang customer na yon, mukhang may sayad eh. Sabi niya na hinaluan ng mahinang tawa. Hindi niya akalaing nasa likuran pala niya ang lalaki at narinig siya sa sinabi niya. Talaga ba? Ako pang may sayad, no? Another reason to complain. Kita naman at dinig sa CCTV niyo eh. Sinasabihan mo ang customer ng masasamang salita. Nakangisi lang ito at umalis na ulit. Inis na inis siya sa lalaki. Hindi niya lubos maisip kung bakit sa dami naman ng tao sa mundo ay siya pang naisipan itong pag-initan. Napakamalas ng duty niya noong huling araw ng third shift niya dahil doon niya nakilalang makulit at tila may sayad na customer. Pagkatapos ng duty niya ay nasabona na naman siya ng manager. Mayumi, pang ilang complain na ng customer na yon? Ano bang ginagawa mo? Sinisira mo bang good record mo rito? Masaya pa naman ako dahil sa isang taon mong pagtatrabaho rito ay never ka pang pumalpak sa mga trabaho mo. Pero ano itong nangyayari? Sorry, Ma'am Sally. Hayaan mo po at hindi ko napapatulan ng siraulong yun. Paghingi pa niya ng tawad. Oh, yan ka na naman. Hindi mo ba alam na katatawag lang niya kanina para ireklamo ka na naman? Pinagsasabihan mo raw siya ng masasamang salita. Bawal na bawal yan, hindi ba? Alam mo yan. Okay, sorry na, Ma'am. Napapakamot sa gilid ng kilay na sabi niya. Nang sumunod na gabi, nasa kasagsagan sila ng rush hour. Punong-puno ang buong gasolinahan ng mga sasakyan dahil sa price increase na ibinalita noong umaga. At marami na ang nagiinit ang ulo. Nagkaproblema pa ang computer nila. Aminado naman kasi silang lahat ng mga empleyado na luma na ang gas station nila at may mga kailangan na ring palitan. Ano ba? Ang babagal nyo! Sigaw ng isa sa mga customer. May ilang driver na rin ang mga motor at tricycle lang nakapila at nagiinit na ang mga ulo dahil sa tagal ng paghihintay. Ano ba? Ang bagal nyo naman oh! Sigaw pa ng isang motorista. Pwede ba maghintay ka? Hindi naman namin kasalanan kung maghang ang computer. Kumalma lang po kayo, please! Naiinis na niyang sagot sa mga ito. Pero kahit na naiinis, ay sinikap niyang pakalmahin ang sarili niya. Ang dami talagang bastos na driver. Hindi makapaghintay. Sabi rin ni Jules, nakasamahan niya. Nako, kapag palaging ganito, darami ang mga irate customer. Magagalit sa atin sila, Ma'am. Sabi pa ni Ruel. Ano, okay na ba ang computer? Tanong niya sa kasalukuyang kahera. Baguhan kasi ang kahera ng oras na yon. Natataranta at hindi makakilos dahil sa kinakabahan. Kaya pumasok na siya para tulungan ito. Nang maayos na lumabas na siya roon at nagsimulang tumulong sa pagkakarga ng gasolina sa iba pang mga customer. Dahil sa pagmamadali, hindi sinasadya ng kasama nilang si Malu na bago pa na mali ang mailagay sa sasakyan. Nalagyan ito ng krudo ang sasakyang dapat ay gasolina ang nakalagay. Nako Mayumi, tulong naman. Nagagalit na yung isang customer kay Malu. Na-misload siya. Iba ang nailagay niya sa kotse. Nang oras na yon, siya lang ang pinakamatagal sa kanila. Kaya parang siya na ang tumatayong team leader. Agad niyang nilapitan ang pwesto ng mga ito. Anak naman ang ano, oo, ang tanga-tanga mo. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Galit na sabi ng customer. Hindi niya alam kung driver lang ba ito o ito talagang may-ari. Paano kung masira ang makina ng sasakyan ko? Kaya mong bayaran? Sa inis nito, ay nabatukan ito si Malu. Sir, sandali lang. Huwag mo namang duruin at saktan ng kasama ko. Oo, nagkamali siya. Pwede naman pong pag-usapan. Kami na po ang talo sa sitwasyong to. Aayusin na lang po. Huwag na kayong magalit. Sabi pa niya sa customer. Hindi niya alam na sa di kalayuan ay may isa pang customer ang nanonood sa kanila. Si Alan. Natutuwa itong pagmasdan siya kung paano niya ipagtanggol ang kasamahan sa paraang nasa tama. O bakit? Customer ako ah. Wala ba akong karapatang magalit? Meron po, kasi kami ang nagkamali. Nauunawaan ko naman po kayo pero humihingi po kami ng pangunawa niyo bilang tao rin po kami. Nagkamali po kami, pero sana naman po, huwag niyong durugin ang pagkatao namin dahil lang sa pagkakamaling to. Aayusin po namin ang problema. Huwag mo pong saktan ang kasama ko. Mahinahong salita ni Mayumi sa customer. Sa puntong yun humanga sa kaniya si Alan. At mas natuwa itong ibuli siya sa isang dahilan na may gusto itong mangyari.
Naayos naman ang problema ng gabing yon sa pagitan ng customer at ni Malu. Pero naging dahilan yon para makatanggap na naman ng panibagong reklamo para sa kanya. Hay nako, okay lang ako. Sabi pa niya kay Malu at kay Ruel. Ano ba yan? Ikaw na nga lang tagapagtanggol namin eh. Mawawala ka pa. Halos maiyak na sabi ni Malu. Oo nga naman, mamimiss ka namin. Malungkot na sabi rin ni Ruel. Ito kasi si Malu, hindi nag-iingat. Ano ba? Ang laki nga ng kalta sa sahod ko eh. Sagot ni Malu. Nako, tama na nga yan. Tayo-tayo dapat ang magsuportahan. Kasi alam natin kung ano ang tunay ng sitwasyon natin. Lalo na kapag may ganitong problema. Basta mag-iingat kayo sa paglalagay para hindi na maulit pa ito. Paalala niya. Mamimiss ka namin. Sabi ni Malu at napayakap pa sa kanya. Kayo pa ba? Hindi ko rin mamimiss. Siyempre miss na miss. Ngayon pa lang miss ko na kayo eh. Sabi niya, tapos ay nag-group hug sila. Nang makatawid na siya sa kabilang kalye, bigla na lang may huminto sa harapan niyang isang kotse. Hi, Miss Mayumi. Ano? Naalala mo na ba ang pangalan ko? Tanong ni Alan. Agad siyang napairap at sumakay ng jeep na nasa unahan nito. Napasimangot naman ang lalaki at ipinihit nito ang manibela papunta sa gas station upang muling makipag-usap sa manager. Oh, hello sir. Good morning. May reklamo na naman po ba kayo laban kay Mayumi? Tanong ni Sally. No. At tubiling sagot ni Alan. Itatanong ko lang kung anong shift niya. Nako sir, your wish is granted. Suspended siya for 3 months at malamang hindi na siya makabalik dito. Bakit naman ganun? Gulat niyang tanong sa manager. Eh hindi ba? Yun naman ang gusto mo sir? Nakataas ang kilay na tanong ni Sally. Sa totoo lang kasi ayaw nitong paalisin sa trabaho ang dalaga. Marami pa namang kapatid na pinag-aaral si Mayumi. Kawawa naman. At yung tatay niya, kamakailan lang huminto na sa trabaho dahil may sakit. Pangungunsensya pa ni Sally. Hindi na nagpaalam si Alan at umalis na ito ng araw na yon. Mabilis siyang tumawag sa asset niya para hanapin kung saan nakatira si Mayumi. Nang araw na yon ay malungkot siyang nakauwi sa kanilang tahanan. Ibinili pa niya ng maliit na bilao ng pansit ang kaniyang mga kapatid. Kasi alam niya ang kaarawan ng kanilang ina. Nay, heto, bumili po ako ng pansit. Alam ko po kasi na birthday niyo. Sabi pa niya sa kaniyang ina. Kinuha yon ng kaniyang ina. Nangiabot niya. Salamat anak. At naalala mo pa ang birthday ko. Pasensya ka na. Ikaw lang ang mag-isang naghahanap buhay ngayon. Hayaan mo at kapag nakarecover na ako, tatanggap na agad ako ng labahin. Kasi alam mo naman ang tatay mo, kailangan din ng pang-maintenance. Nako, hindi ho nay. Wala pong problema. Sa susunod na buwan po ay makukuha ko naman po ang termination fee ko. Ang bala ko po ay inegosyo yon. Pauna niyang salita sa ina. Bakit anak? Akala ko ba'y regular ka na? Pasensya na po kayo inay. Masyadong matapang ang anak nyo. Maraming maloko sa gasolinahan. Alam nyo naman palaban tong anak nyo. Kaya yon, palagi akong nare-reklamo. Ipinaglalaban ko lang naman ang katwiran ko bilang tao at empleyado. Malungkot niyang tugon. Bakit anak? Inaapi ka ba o minamalit ng mga customer o ng iyong mga kasamahan? Tanong naman ang ama niya. Ganoon na nga ho itay. Hindi naman po may iwasan na may mga tao talagang walang magawa sa buhay kung hindi makapangapi sa kapwa. Napabuntong hininga pa siya habang inaalis ang pagkakatali ng sintas ng kaniyang sapatos. Ayos lang yan anak. Basta ang mahalaga na ipaglaban mo kung anong sa tingin mo ang tama. Sabi ng nanay niya at saka siya nito ni Yaka. Para sa kanya, napakalaking bagay na maramdaman ang pangunawa ng kaniyang mga magulang. Yung maramdaman niya na hindi siya nito sinisisi at inuunawa siya nito. Yun lang, lumalakas ng loob niya. Kadarating lang niya ng araw na yon, galing siya sa iba't ibang agency para mag-apply muna ng pansamantalang trabaho pero bigo siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang lalaki na nakikipagtawanan pa sa kaniyang mga magulang at mga kapatid. Teka nga muna, anong ginagawa mo rito? Nakasimangot na tanong niya. Kamunti ka na niyang madagu ka ng binata. Ngunit napaharang bigla ang nanay niya. Anak naman, nasabi ng inay niya. Bakit naman ganyan ka sa bisita mo? Kanina pa siya naghihintay sa'yo tapos gaganyanin mo lang pala.
Dagdag pa nito. Eh, inay, hindi niyo naman po kilala yung taong yan. Bakit niyo siya pinapapasok dito sa bahay natin? Praning yan eh, at may sayad. Siya kaya yung taong dahilan kung bakit ako nawala sa trabaho ko. Sabi niya, uy, teka lang, hindi kaya ako yun. Yung isang customer yun. Yung nalagyan ng kasama mo ng maling produkto. Nagulat na nga lang ako na wala ka na ron. Katwiran pa ng binata sa kanya. Eh kung hindi ka kasi nagrereklamo nang walang katuturan, hindi mapupuno ang complaint chart ko. Ikaw ang may kasalanan. Tangka na naman niyang dadagukan ang binata ngunit inawat na siya ng inay niya at mga kapatid. Naku naman anak, patawarin mo na lang tong si Alan. Nagsisisi na siya. Sa katunayan kaya kanya hinahanap ay para tulungan kang makapagtrabahong muli. Sabat pa ng kaniyang itay. Hay nako, hindi ako naniniwala. Baka bubulihin lang ako niyan eh. Nakasimangot na sagot niya sa kaniyang mga magulang. Anak naman. Tumayo ang tatay niya habang hawak nito ang saklay. Sige na, maiwan na muna namin kayo para makapag-usap. At nakita pa niya na kumindat ang ama niya sa binata. Napabukan na lang siya ng bibig niya at napapakunot ang noo habang nagpapalipat-lipat ang mga tingin niya sa mga magulang at sa binata. Anong klaseng gayumang pinakain mo sa kanila? At nakahanda silang iwan tayo para lang magkaliwanagan. Hindi ako makapaniwala. Naiiling niyang tinapunan ng masamang tingin ang binata. Alam mo, ipinaliwanag ko na sa kanila at humingi ako ng tawad. Ngayon, ako naman ang pakinggan mo. Tutulungan kita pero tulungan mo rin ako. Pwede? Tanong pa nito nang umisi. Makalipas ang isang linggo, nagtungo siya sa abinida. Naroon ang gasolinahan na papasukan niya. Ang sabi ng kumag na yon, iaabot ko lang daw tong bio data ko. Tapos okay na, kasi naayos na niya ang application ko rito. Ang dami palang aplikante. Sabi pa niya sa sarili, habang nakopo na sa waiting area at naghihintay na tawagin ng HR. Mayumi Rivera! Sigaw ng isang babae. Agad na napataas ang isang kamay niya. Nabitawan pa niya biglang hawak niyang brown envelope. Agad niya yung dinampot at saka nagmamadaling lumapit sa babae. Tiningnan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Tsaka senenyas ang sumunod. Halika, mukhang malakas ang kapit mo ah. Pinabibigyan ka na agad ng uniform, samantalang hindi ka pa na interview. Tila may inis na sabi ng babae. Bakit ano po bang sabi sa inyo? Tanggap na raw po ba ako? Oo, ito naman ang nameplate mo. Palaging ikabit ito sa kanang dibdib ha. Sabay abot nito kasama ng isang kulay green na t-shirt. Bukas ka na magsisimulang mag-duty. Kahera ka dito pero syempre may trainer ka pa. Si Lulu ang trainer mo. Pang umaga siya bukas. Kaya ganun ka rin. 6 a.m. to 2 p.m. Alam mo na? Tanong pa nito. Opo, salamat po. May work na rin sa wakas. Nabulalas pa niya pero tinasan lang siya nito ng kilay. Kahit na mukhang mataray ang babae, ay hindi niya na yun pinansin. Habang nasa jeep na siya pauwi, nag-ring ang cellphone niya. Agad niya yung sinagot. Hello? Nako Alan, salamat. Tanggap na agad ako. Grabe ang lakas ng kapit mo ah. Sino bang kakilala mo sa loob at ganun na lang ako kabilis na tanggap? Wala lang. Basta pagbutihin mo ang trabaho mo. At kapag may nakita kang anomalya dyan, o mga kasama na gumagawa ng kalokohan, sumbong mo agad sa akin para maisumbong ko rin sa kaibigan kong may-ari niyan. Utos nito sa kanya. Ayoko nga. May trabaho ako. Ayokong maging tagamanman. Gusto ko yung trabaho ko ang atupagin ko. Ito naman, konting pabor lang, para matuwa sa'yo lalo ang amo ko. Natatawang sabi ni Alan. Diwag na nga lang, ayoko maging whistleblower. Tapos tataas ang rango ko. Gusto ko kung mapupromote man ako, yung dahil magaling akong empleyado, hindi dahil sa naging reporter ako. Nakanguso niyang sagot sa binata mula sa kabilang linya. Tapos ay binabanan niya. Maya-may nakatanggap siya ng text message. Okay, sige na nga. Magtrabaho ka na lang nang naaayon sa gusto mo. Hindi na kita pipilitin. Text nito sa kanya. Dapat lang, kung merong pinaghihinalaan ng kaibigan mong may-ari ng gasolinahan na yon, siya ka mong gumawa ng paraan para matuklasan kung sino yon. Huwag ka mo ako, kasi hindi ko kaya ang gusto niyang gawin ko. Mahirap ang trabaho na puro mali at pagkakamali ng iba ang hahanapin ko. Gusto ko ng normal na buhay pagtatrabaho. Kapag trabaho, trabaho lang, okay? Kinabukasan, excited siya kasi yun ang unang araw niya. Nakita niya agad ang iba pang bagong apply rin. At ang kaherang magti-train sa kanya. Hello, ikaw pala si Mayumi. Ako naman si Lulu.
Sabi nito, ngumiti naman siya tinanguan ang dalaga. Habang naroon, natuwa ito sa kanya kasi ang bilis niyang matuto at nakukuha niya agad ang mga bagong paraan na dapat gawin. Dati naman kasi siyang kahera, kaya naman hindi na siya nahirapan. Makalipas ang isang oras ay nakita nila na may nagkakagulo sa labas. Kasi naman, may customer na nagagalit kasi raw kulang ang binigay na sukli ng service crew. Naku naman, baka naman binulsa mo na agad yung pera. Tanong ng customer. Naku, hindi ho sir. Katwira ng crew. Mabuti na lang at nakita niya ang mga pangyayari kanina bago ito magreklamo. Naku sir, nakita ko po na ipinasok niyo sa wallet niyo yung 500. Kaya po hindi kulang ang sukli sa inyo. Sabi niya. Hindi niya alam na naroon sa kabilang side si Alan. Nakikita sila. Naku, nakikialam na naman siya sa problema ng iba. Sabi pa nito. Paano mo nasabi, Aber? Alam mo ba ang lahat ng serial number ng pera kanina? Bulyaw naman ang scammer na customer. Oo sir, kanina na magsukli ako ng pera sa crew. Nakita ko yung 500 na may counting tiklop. Isa pa, ang serial number nun, KK940393. Kaya kapag meron yun sa wallet nyo, ibig sabihin kayong scammer. Hindi ang kasama ko. Hindi nakasagot ang lalaki kasi alam nito na tama siya. O ano, dilabas mo ng wallet mo. Sabat ng isang lalaki. Nang mapalingon sila, nagulat siya kasi nakita niya si Alan. Nakasombrero pa ito at nakangisi sa scammer na customer. Kayo ha, irireklamo ko kayo sa management nyo. Hindi nyo ba alam na customers is always right? Ah, tingin ko noon lang umiira lang kasabihang yan nung wala pang alam ang mga tao at hindi pa umiira lang batas ng human rights. Kung ganyan ang magiging basihan ng lahat ng may-ari ng mga negosyo, mawawala ng mga tapat na empleyado sa mga ganitong customer service. Hindi naman po kaya masyado yung inaabusong katayuan nyo bilang customer? Paano naman po kaming mga nagtatrabaho ng tapat at maayos? Matapang na sabi niya. Dahil doon, galit na sumakay na lang sa kotse nito ang lalaki at saka mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Tapos noon, ay pinangunahan ni Alan ng malakas na palakpak ng lahat ng mga nakasaksi sa pangyayari. Yan ang alamat! Mabuhay si Mayumi! Sigaw ni Alan, habang tinataas pa ang mga kamay na animoy nagrarally. Hindi niya alam na nagsiali sa napalang iba pang mga tao. Ang OA talaga, bulong ni Mayumi. Tama na wala ng tao. Ikaw na lang mag-isa dyan. Away ni Nilo sa kanya, ang kaibigan niya, na natatawa lang dahil sa ka-OA-yan niya. Nang nasa kotse na siya, natatawa pa rin ang kaibigan niya sa kanya. Ito na ang umupo sa driver's seat. Ako na muna ang driver ha. Kasi kung ikaw, baka hindi na tayo umalis dito. May lakad pa tayo. Grabe, ibang klaseng babae talaga. Matalino na, matapang pa. At galit sa mga nang-aagrabyado ng kapwa. Palatak niya habang hindi maialis ang pagkakangiti sa mga labi. Oo eh, ngiting tagumpay ka dyan sa mga plano mo. Malamang hindi ka magugustuhan nun. Eh hindi ba ikaw ang dahilan kung bakit siya natanggal sa una niyang trabaho? Pangaasar pa ni Nilo. Ito naman, panira ka ng maganda kong moment. Nasabi ko lang naman. Sabing muli ni Nilo, sabay tawa ng malakas. Alam mo, hindi nga siya pumayag sa alok ko na maging spy siya dyan sa gas station ko. Ayaw raw niyang maging whistleblower ng mga tauhan ko. Sabi pa ni Alan, mahirap nga naman yung inuutos mo. Lalo na kung ganyan siya katuwid sa empleyado. Yung mga ganyang tao, hindi naghahanap ng masama o ikababagsak ng kanyang kapwa-empleyado. Ingatan mo siya pare, baka kasi siyang mabaliktad pagdating ng panahon. Sobrang bait at sobrang magtiwala. Yan ang kadalasang napiprame up ng mga masasama. Tama ka, kaya nga gusto ko siyang bantayan oras-oras eh. Tara, balik na tayo ron. Pare ano ka ba? In love ka na ba sa babaeng yun? Natigilan siya at napatulala. Ako? In love? Nauutal niyang naitanong. Oo, siguro in love ka eh. Kung sa bagay, first time mo yatang ma-in love. Sa ating magbabarkada, ikaw lang ang wala pang nobya. Pero, sigurado ka bang siyang gusto mo? Hindi ko nga alam eh. Tsaka na natin pag-usapan yan. Alam mo naman na hindi ako handa sa relationship. Sagot lang niya sa kaibigan. Pero sa dulo ng isipan niya, tila nasisihan siya na makitang dalaga. Palagi niya itong naiisip at kinasasabikan niyang makita ang maganda ngunit matapang nitong muka. Gabi na at pauwi na siya. Alas 10 na ng gabi at tapos ng duty niya. Pasado alas 11 ng gabi nang matapos niyang pagkukumpute ng mga papel niya. Nagulat na lang siya nang makita si Alan
napapalapit na sa kanya. Oh, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin na may customer complaint ka na naman sa office. Ang taray mo talaga. Ikaw naman ang isusumbong ko. Ang taray mo kasi. Sagot nito sa kanya. Pwede ba, Alan? Pagod ako. Sabi pa niya. Kaya nga ako nandito. Sinusundo kita. Tara na. Sabi nito na umakbay pa sa mga balikat niya. Mataray niyang tinitigan ang mga kamay nito. Ano ba? Umiisa ka ba? Eto na nga, aalisin na. Sagot nito na napapakamot pa sa ulo. Binuksan nito ang pintuan ng kotse tsaka siya pinasakay. Hoy, sasakay lang ako kasi mapilit ka ha. Pero next time, huwag mo na akong sunduin. Baka mamaya may makakilala sa'yo dito na kaibigan ka ng may-ari. Machismis pa ako. Huwag kang mag-alala. Walang nakakakilala sa akin. Hindi naman ito ang main branch niya. Doon lang ako kilala. Sabi nito sabay kinuha ang seatbelt na nasa tabi niya. Kaya naman, mabilis niyang nalanghap ang amoy ng binata. Hindi akalain ni Mayumi na ubod pala ito ng bango. Ano ba? Bilisan mo nga! Teka, hindi ko maabot yung seatbelt mo. Sagot ni Alan. Kaya halos yakapin na nito ang dalaga. Ako na lang kaya para hindi ka na mahirapan. Sabi niya sabay tulak sa binata. Sige na nga. Hindi talaga ako makaisa sayo. Natatawa pa nitong sagot sabay kinambyo na ang sasakyan para maiayos ang pagmamaniobra nito. Ilang sandali lang ay wala na sila sa naturang gasoline station. Siguro wala kang magawa sa buhay mo. Ano ka ba talaga? Lalaking walang pangarap? Puro laro lang bang ginagawa mo sa buhay mo? Kunot ang noo niyang tanong sa binata. Ba't mo nasabi yan? Nakangisi nitong tanong sa kanya. Sinulyapan pa niya si Alan, sabay balik sa unahan ng tingin. Akala mo hindi ko napapansin na panay ang pakarga mo ng gasolina sa mga oras ng duty ko? Kung iniisip mo na may i-report ako, huwag ka nang umasa. Seryoso ako sa trabaho ko. Oo nga eh. Sa sobrang seryoso mo, nakakalimutan mo nang kumain. Kain muna tayo. Sabi pa nito. Huminto sila sa isang restaurant. Bakit ba rito? Ang mahal dito no? May pera ka ba? Ang pagkakaalam ko kasi, maliit lang ang sahod ng mga family driver. Ah, nung una, matandang lalaki na maraming anak ang ibinansag mo sa akin. Tapos ngayon, family driver naman? Hay nako, Mang Alan. Sabi pa niya nang may pang-aasar. Paano kung manligaw ako sa'yo? Payag ka ba? Kahit na ganito lang ako? Okay lang naman basta ayusin mo ang buhay mo kapag naisipan kong sagutin ka. Never been touched din ako hanggat hindi pa natin napapatunayang tayong para sa isa't isa. Totoo? Kahit na ganito lang ako? Walang kahit na ano, panay kaibigan lang ang bumubuhay sa akin. Hindi ako busted kaagad? Hindi naman ako ganyan kasamang tao para humusga agad. Malalaman ko naman kung nobyo na kita. Kung after 5 years hindi ka natutong mangarap, eh di break na tayo. Kasi alam ko magiging kawawa ang pamilya natin kung hindi ka magbabago. 5 taon ang ibibigay ko. Kaya mo? Natawa ng malakas si Alan sa mga sagot niya. Naiiling na lang ang binata. Iba kasi siya kung sumagot at mapapanganga na lang talagang lalaki. Diretso siya at walang paligoy-ligoy. Nagka-boyfriend ka na? Hindi pa. Kasi nga ang priority ko, mga magulang ko at kapatid. Tsaka wala rin sumubok na manligaw. Hindi nila maabot ang standard ko kasi nga ganun ang gusto ko. Sabi pa ni Mayumi. Sa mga narinig ni Alan, tila lalo pang nahuhulog ang loob niya sa dalaga. Marami na siyang nakafling pero hindi rin siya sumubok na makipagrelasyon. Para sa kanya noon, ang relasyon sa isang babae ay aksaya lang sa buhay. Tama na sa kanya, yung titikim lang tapos wala na. Pero ngayon, iba ang nararamdaman niya sa dalaga. May kakaibang hatak ito sa kanya. Nang ihain na sa kanilang pagkain, nagsimula silang kumain. Kaya naman, natuwa siya kasi nakita niya na magana itong kumain. Nang tumunog ang cellphone nito, nagulat siya kasi dikipad pa rin ang gamit nito. Oh, anong taon na? Ayaw mo pang magpalit ng cellphone? Bahagya siyang natawa. Umiilaw-ilaw pa kasi ang housing at kipad ng cellphone ni Mayumi. Anong nakakatawa? May sentimental value to sa akin, no? Ito ang unang regalo sa akin ng tatay ko bago siya magkasakit. Nabili niya sa pamamasada ng jeep. Tsaka okay pa to. Tugon ng dalaga habang kumakain. Mamaya dumaan tayo sa mall. Ibibili kita ng bago at latest. Sabi niya na tila nakalimutan niyang hindi naman alam ni Mayumi na mayaman siya. Ha?
Bakit naman? Sayang lang ang pera mo. Ibigay mo na lang yun sa magulang mo o sa nangangailangan. O kaya ipunin mo para sa future. Sagot niya. Okay, talagang nakatingin ka sa future ha. Sabi na lang niya na hindi nagpahalata. Nang paalis na sila, ay ipinabalot lahat ni Mayumi ang mga pagkain na hindi nila naubos at nagalaw. Oh, ipapabalot mo pa? O order na lang ako ng bago. Nako, hindi na. Okay na to. Sayang tong mga pagkain, no? Maraming nagugutom ngayon kaya wala tayong karapatang magsayang ng pagkain. Nang makalabas sila ng restaurant, nakita nilang ilang mga batang nagkakalkal ng basura para makahanap ng pagkain. Kaya ang ginawa niya, ibinigay niya ang hawak niyang mga nakabalot sa mga bata. Oh, akala ko para sa pamilya mo yan. Taka niyang tanong. Hayaan mo na. Mukhang nagluto naman si inay para sa mga kapatid ko. Kaya sa kanila na lang, para hindi na sila mahirapang magkalkal dyan. Sa puntong yun lalo pa siyang humanga sa dalaga. Alam niya na madalas wala ring makain ng kapatid nito. Nalaman rin niya na mahal ang gamot na binibili ni Mayumi para sa maintenance ng ama nito. Kaya doon halos napupunta ang sweldo nito. Nagbabayad rin sila ng upa ng bahay at iba pang bills. Lahat yon siya nang sumasagot. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit maraming lalaki ang takot lumigaw sa dalaga. Yun naman ang bagay na ikinatutuwa niya ngayon. Tara na, uwi na tayo. Sabi ng dalaga sa kanya, sabay tapik dahil sandali siyang natulala dahil sa pag-iisip. Dahil sa dedikasyon at kasipagan ni Mayumi, ilang beses siyang natanghal na best crew of the month kahit na cashier ang trabaho niya. Kapag kasi tapos ng trabaho, lumalabas siya para tumulong sa mga kasamahan. Lumipas pang ilang buwan at tuluyan na siyang kinakitaan ng potensyal para maging team leader. Simula nang maging team leader siya, natutuwa ng mga baguhang kahera. Bukod kasi sa magaling na siyang magturo ay mabait pa. Hindi pala sigaw at hindi madaling mapikon o mainis kapag matagal matuto ang baguhang tinuturuan. Okay lang Daisy, matututo ka rin. Huwag mong intindihin ang sinasabi nila. Itutok mo lang ang sarili mo sa pagtatrabaho. Okay lang yan. Sabi pa niya. Ngunit hindi niya alam na dahil sa kabaitan niyang pinapakita sa mga empleyado, ay may naiinggit sa kanya at natatakot na masapawan niya. Hay nako, nandito na naman tong mapapel na to. Bulong ni Jana sa kasamahan nilang cashier. Si Jana ay manager nila na buhat sa ibang gas station. Nalipat ito sa kanilang station at ang dati nilang manager ay nalipat naman sa main. Inis ito sa kanya. Kasi maraming sabi-sabi tungkol sa kanya ang nakarating sa bagong manager. Kaya nga ma'am, masyado siyang maepal. Lahat na lang pinapakialaman. Tapos kapag may nagko-complain na customer, hinaharang na niya agad. Yun tuloy tauhan natin. Lumalaki ang ulo. Karamihan tatamad-tamad na. Tsaka ma'am, sa shift niya, lalo na kapag ako ang cashier, palagi na lang akong short. Malamang, may mga nag-focus sa mga employee natin eh. Sulsol ni Amanda. Isa ring matagal ng cashier na naiinggit kay Mayumi. Paano? Ay nauna ito ng 2 years sa kanya pero nauna pa siyang na-promote. Simula nang dumating ang manager na yon, wala nang nangyayaring maganda sa buhay ng mga empleyado sa station nila. Halos kali-kaliwang reklamo na ang natatanggap ng management sa main station. Kaya bumaba ang performance ng branch nila. Oh, ang meeting na ito ay ginawa natin para mapag-usapan ang mga problema. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng station ay tayo ang may poor performances. Sino ang dapat sisihin? Baka naman yung dating manager dahil nagtataas siya ng tao na hindi naman dapat itaas bilang team leader. Panimula ng manager tapos ay makahulugan siyang tinapunan ng tingin. Nagtaka naman siya kasi wala sa isip niya na siya na palang pinaparinggan ito. Ma'am, may suggestion lang ako. Itinaas agad ni Amanda ang kamay nito. Pinahintulutan naman itong magsalita. I suggest na palitan ng TL na hindi naman talaga dapat naging TL. Yung na-promote lang kasi may kapit. Nakataas ang isang kilay na tinapunan siya ng tingin. Hala, bakit naman? Lahat naman ng TL ginagawang trabaho nila. Lalo na si TL Mayumi. Sabat ng mga kasamahan nila. Tahimik! Huwag magsalita ang hindi tinatanong. Alam ko na sa ship na si Mayumi ang TL ang palaging may mga customer complain at nakarating sa akin na hindi mo ito pinaparating sa management. Bakit feeling mo ba kaya mo nang ayusin ang lahat ng problema sa field dahil may kapit ka?
Mataring na tanong ni Manager Jana sa kanya. Kalmado naman siya at hindi natitinag. Sumagot siya ng naaayon sa kanyang pananaw. Ma'am Jana, hindi po totoo yan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang team leader sa field. Kasi kung ang lahat ng problema ay i-report ko agad, ano pang naging silbit naging team leader ako. Kaya hanggat kaya namang ayusin, inaayos ko. Sagot niya. Umingay naman ang mga bulong-bulungan sa loob ng office kung saan sila nagmi-meeting. Dahil dyan, napag-isipan ko na ibaba ang rango mo bilang TL at si Amanda ang ipapalit ko. Wala rin akong tiwala sa iyo as a cashier, kaya ibababa kita bilang service crew sa field. Yun ang desisyon ko. Sabi pa ni Jana. Ang desisyon po bang yan ay alam na sa main station? Bago po ako na-promote sa team leader, pinag-usapan at pinagmitingan pa ito. Pero para po mapatunayan ko sa inyo na hindi naman ako umaasa sa kapit na sinasabi nyo, pumapayag po ako. Kaya ko pa rin maging matinong employee. Kahit na ano pang katayuan ko. Iisa lang naman tayo. Iba-iba lang ng rango. Pero employee pa rin tayo. At may patakarang sinusunod. Yun lang ang sinabi niya at lumabas na siya ng office. Mayumi! Tawag ni Diego. Co-TL niya. Napalingon siya sa kasamahan. Okay lang ako. Sabi niya. Hindi ka dapat pumayag. Si Sir Paul ang nagtaas sa'yo bago pa siya malipat. At ang plano nga eh, itataas ka pa sa manager dito. Pansamantala lang naman talaga si Johnny. Hindi ka dapat pumayag. Hayaan mo na. Gusto ko ring patunayan sa kanila na mali sila. Wala akong kapit dito. At hindi ko kilalang may-ari nitong station. Tumawag naman agad si Diego kay Alan. Ito palang nagsisilbing mata at nag-report sa mga nangyayari. Kapatid ito ni Nilo na kaibigan ni Alan. Wala na nang nagawang lahat. Kaya kinabukasan, pumasok na siya bilang crew na tagapaglagay ng gasolina sa mga sasakyan. Katulad nung nagsisimula pa siya. At okay lang naman yun sa kanya dahil sanay siya sa hirap. Para sa kanya, ang pagmamahal sa trabaho ay walang pinipiling posisyon. Kawawa naman si Mama Yumi. Hindi niya deserve yan eh. TL na siya. Napakasama ng bagong manager. Sambit ni Daisy. Huwag kayong maingay kapag narinig tayo. Tayo naman ang parurusahan nila. Alalahanin niyo, hindi pa tayo regular. Ay nako, kung ganito lang rin na wala na sa tamang pag-iisip ng management, sukat itaas sa posisyon si Amanda. Eh palaging short yun ng malaking halaga. Sabat pa ni Eric, isa rin sa mga teammate niya. Okay na rin yan. At least hindi siya nilipat ng ship. Mag-alala tayo kapag nilagay siya pang gabi. Check na si Amanda ang magiging team leader niyo. Sabat pa ni Diego. Nasa panghapon pa ito. At ito munang pinalit sa kanya bilang TL ng grupo niya. Sir Diego, may balita. Sabi naman ni Joanne. Malilipat ka na sa pang-umagang shift. Tapos si Amanda ng TL namin. Si Mama Yumi sa panggabi. Dugtong agad ni Joanne bago pa sila makapagtanong. Ano? Sabay-sabay nilang nasabi. Eto pa, walang crew, walang cashier. Siya lang daw lahat. Kasi gabi naman daw, para daw mabawasan ang pasasahurin. Malit daw kasi ang income ng station natin. Mahina ang performance kaya ganun. Dagdag pa ni Joanne. Kailan pa nagkaganon? Gusto talaga nilang pahirapan si Mayumi, no? Naiinis na sabi ni Diego. Mayumi! Sigaw ni Diego kasamang mga ka-team niya noon. Nasa locker na siya at magbibihis para umuwi. Oh, sama-sama pa kayo. Baka mamaya mapansin kayo ng new manager natin. Kayo naman ang pag-initan. Natatawa niyang sabi sa mga ito. Alam mo na ilalagay ka sa third shift na ikaw lang mag-isa? Tumango lang siya. Oo. Ano? Bakit ka pumayag? Bulalas na tanong ni Daisy. Ma'am naman eh. Daisy, wag mo na akong tawaging ma'am. Hindi na ako team leader nyo at okay lang sa akin. Danas ko na yan noon sa dati kong pinapasukan, kaya yakang yaka. Tinawanan pa niya ang mga ito na labis na nag-aalala sa kanya. Umuwi siya sa bahay nila. Nakita niya roon si Alan. Oh, bakit narito ka? Ang tagal mong nawala ah. San ka ba nagpupunta? Tanong na lang niya. Nagtuloy siya sa itaas na bahagi ng bahay nila para magbihis. Matapos ang 10 minuto, bumaba na ulit siya. Nawala lang ako, may gulo na. Ha? Anong gulo? Patay mali siya niyang tanong. Ayaw niyang magkwento ng mga nangyayari sa trabaho niya.
ayaw niyang makialam si Alan at magsumbong sa inaakala niyang kaibigan nito. Tay, yung anak niyo, ganyan ba katigas ang ulo? Hindi ko na nga lang siya liligawan. Pabirong baling ni Alan sa itay niya. Nagtawanan naman ang nanay niya at ilang kapatid na naroon. Si Kuya Alan talaga, hindi ka pang nagsisimulang manligaw sa ate ko. Suko ka na agad. Sabi ni Juno na naroon din sa tabi ng tatay niya. Nako, tama ka na nga dyan Alan. Huwag ka nang makulit. Tsaka may nanliligaw ba na hindi nagpapaalam kung saan nagpupunta? Tapos biglang lilitaw? Sorry na. Alam ko naman na mali ang ginagawa ko kasi hindi ako nagsabi na mawawala ako ng ilang araw. Pero wala ka bang sasabihin sa akin? Makahulugang tanong nito. Alam na kasi nito ang nangyaring pagbaba sa kanya bilang ordinaryong crew. Umiling lang siya ng 2 beses sa binata. Mabuti naman at hindi ito nagpumilit na magsabi siya. Alam niya na nauunawaan ito ang gusto niya na wag na lang itong makialam. Kumain ka na ba? Tanong na lang niya para maiba na lang ang topic ng pag-uusapan nila. Kaya sabay-sabay na lang silang naghapunan at parang isang masayang pamilya. Dahil lubos nang napalapit si Alan sa pamilya niya at natutuwa siya kasi hindi na rin iba ang turing ng binata sa kanyang pamilya. Isang bagay na tila nagiging dahilan niya para mahulog sa lalaking nooy kaaway niya. Mayumi, bakit ang lihi mo? Kahit na kailangan mo ng tulong ko, ayaw mong magsabi. Tanong ng binata. Nasa labas sila ng bahay nila ng gabing yon. Okay lang ako kasi gusto ko lang patunayan sa kanila na hindi ko kailangan ng bakay o ng kung sino paman para makapagtrabaho ng maayos. Okay na sa akin na tinulungan mo akong makapasok doon. Salamat ha. Nagulat si Alan dahil kusa niyang inihilig ang ulo niya sa balikat ng binata. Lihim na itong natutuwa. Yun na rin ang oras na napaisip si Alan na tanungin ng dalaga. Pwede mo na ba akong maging boyfriend? Tanong nito. Napaangat naman ang ulo niya at napatingin sa binata. Uy, hindi ko yata dapat sinasandal ang ulo ko sa'yo ah. Lumakas tuloy ang loob mong magtanong. Pabiro niyang sagot. Mayumi, alam mo na may nararamdaman ako sa'yo. At sa tingin ko mahal na nga kita. Okay lang ba na maging tayo na? Marahan siyang tumango. Oo, sige. Tutal nakita ko naman kung gaano ka kabait sa pamilya ko. Palaging sinasabi sa akin ni nanay at tatay na mas madalas kang araw narito kaysa sa pagbisita mo sa akin. Okay na sa akin. Gusto ko kasi yung lalaking hindi lang akong mahal, kundi mahal din ang pamilya ko. Alam ko naman hindi habang buhay aasa sa akin ng pamilya ko. Pero hanggang hindi pa nila kaya, gusto ko silang tulungan. Sagot niya. Nahawakan ni Alan ang mukha niya ng isa nitong palad at nagkatitigan sila para bang nag-uusap ang mga mata nila hanggang sa dahan-dahan nangang bumaba ang mukha nito sa mukha niya. Aray! Halos mapatalon si Alan dahil sa sakit ng pagkirot niya sa tagiliran nito. Akala mo makakaisa ka ha? Natatawa niyang sabi sa binata. Oo nga eh, akala ko lang pala. Sagot nito na halos mabali ang tagiliran dahil sa sakit ng kurot niya. Unang duty niya sa panggabi at tulad ng napagdesisyonan ay siya nga lang mag-isa ng gabing yon. Marami pang customer ng bandang 10:00 hanggang 1:00 ng madaling araw. Nang lumipas ang oras, nagulat siya nang makita sa likuran niya ang binata. Pa-full tank naman ang puso ko. Tumirik na ako kakaisip sa'yo eh. Malakas ang salita ni Alan nang huminto ang sasakyan nito sa tapat ng pump machine. Natatawa niya itong nilapitan. Naalala niya tuloy noong una niya itong makilala. Ganong oras din yon. Ikaw na naman? Siya nga pala sir. Cash or card? Nakangiti niyang tanong. Pwedeng kiss? Ngumuso pa ito. He, tumigil ka nga. Oras ng trabaho ko. Kaya pwede bang umalis ka na kung ayaw mo akong mapahamak? Baka mamaya mo wala na naman ako ng trabaho dahil sa'yo. Sino ang gagawa nun? Baka silang sipain ko eh. Pinahihirapan nilang mahal ko. Paano na lang kung may salbahing customer, ni walang security guard dito. Next time, palalagyan ko para safe ka. Sabi ni Alan. Ano? Kung ano-ano talagang iniisip mo, sige na alis na. Saway na naman niya sa binata. Hindi niya pinapansin ang pasaring nito sa kung ano ang kaya nitong gawin. Ngunit makulit ito. Matapos magpagas,
ay nagpark na ito sa loob ng nasabing gas station. Sinamahan siya nito hanggang sa matapos ang oras ng duty niya. Simula noon, ilang gabi nang ginagawa yun ni Alan ang samahan siya. Nag-aalala kasi ito na may mga customer na mambabastos sa kanya. Ngunit ang ginawang yun ni Alan ay nakita pala ni Najana at Amanda sa CCTV camera. At dahil doon, napag-usapan nilang gamitin ang pangyayaring yun para masiraan at mapagbintangan si Mayumi na nagnakaw ng malaking halaga at nais nilang matanggal na ito sa trabaho. Ma'am Mayumi, huwag kang umatend ng meeting, baka ipahuli ka sa mga pulis. Sabi ni Daisy sa kanya buhat sa cellphone. Ha? Bakit naman? Gulat niyang tanong. Kasi pinagbibintangan ka nila, kaya huwag kang pumunta rito. Ipinatawag pa nga pati ang may-ari, papakulong ka ni Ma'am Jana. Nagkakaroon ng imbestigasyon. Patuloy na sabi ni Daisy. Bakit naman ako hindi pupunta? Wala akong ginagawang mali. Handa akong ipaliwanag ang side ko. Ano ba talagang nangyayari? Nagulat pa silang lahat dahil naroon na pala siya sa locker room. Sarado ang gas station ng mga oras na yon dahil sa imbestigasyon. Ma'am Mayumi naman eh. Sabi na nga huwag ka nang magpunta rito, ang tigas ng ulo mo. Sabi pang muli ni Daisy, lahat ng ka-teammates niya ay nag-aalala sa kanya. Ang ginawa niya, nagtungo na siya sa office at hinarap ang imbestigasyon. Nakita niya roon ang ilang manager na mula pa sa main office, maging si Sir Paul na dati nilang manager. Kitang-kita ko po sa CCTV na si Mayumi, nagdadala ng lalaki rito sa station at naniniwala po ko na siya at ang lalaking yan ang magkasabot sa pagnanakaw ng malaking halaga ng safe drops natin. Sa tingin ko, hindi niya inihulog sa money drop box ang lahat ng naipon niyang benta. Ilang gabi niya na sigurong ginagawa ito. Sabi ni Jana, tapos ay binuksan nilang CCTV at in-review yon. Masama ang tingin na pinupukol nito sa kanya. Mayumi, totoo ba ang sinasabi niya? Kilala mo yung lalaki? Tanong ni Paul. Yes sir, hindi ko naman po itatanggi. Kilala ko po yung lalaki. Actually wala naman po kaming ginagawang masama. Nasa malayo lang siya at binabantayan ako. Kasi nga nag-aalala siya sa akin. Mag-isa ako sa panggabing duty. Ako ang crew. Ako rin ang cashier. Ako rin ang TL. At ako rin ang security guard. Mahinahon niyang sabi. Paano nangyari yon? Malaking gas station tayo. Kahit nasa maliit na station, may crew, cashier, at TL na naka-assign. Lahat sila'y napatingin kay Jana. Ginawa ko lang yun kasi sa lahat ng branch, itong branch na ito ang may low stock at maliit na ang income. So I decided na magbawas ng crew sa gabi. Mahina na lang naman at walang gaanong customer. Tsaka ang issue dito, nagpapasok siya ng outsider. Kaya nangyaring nakawang ito. And I think magkasabot sila. Giit ni Jana. Si Amanda naman, nakasuporta rin sa mga kasinungalingan nito. Okay, para malaman natin ang totoo, sino bang lalaking yun? At pwede mo ba siyang tawagan? Oo naman sir. Boyfriend ko siya at pwede ko siyang papuntahin dito para malaman niyo. Hindi masamang tao ang boyfriend ko. Hindi man siya mayaman o may mataas na katungkulan. Alam ko namang mabuti siyang tao. Hindi niya magagawa. Hindi namin magagawa ang binibintang niyo. Talaga? Sige nga, tawagan mo. For sure. Malalaman namin, itsura pa lang ng lalaki. O kahit na malabo ang kuha sa kamera, alam namin na hindi gagawa ng mabuti ang lalaking yon. Sabi naman ni Amanda. Masyado naman kayong mapanghusga. Sabi pa niya habang tinatawagan ng nobyo. Sumagot naman agad ito at nagsabing naroon na siya at papasok na sa opisina. Ha? Ang bilis mo naman. Alam ko kasing kailangan mo ako. Alam mo naman ako. May pagka-superman. Isang tawag mo lang, lilitaw agad. Sabi pa nito habang kumakaway sa kanya sa labas ng opisina. Ibinaba na niya ang cellphone ng makitang binata. Kinilig siya ng bahagya kasi dumating ito agad ng walang isang minuto. Napatulala naman ang lahat kay Alan nang makita siya. Siyempre si Paul at ang iba pang taga main branch ay kilalang kilala si Alan. Siya kasi ang isa sa mga anak ng may-ari at ang bagong CEO ng buong kumpanya nila na may hawak ng 18 gasolinahan sa buong bansa. Sir Alan? Gulat na nasabi ni Paul. Lahat sila ay namutla nang makita si Alan. Bakit parang kayong nakakita ng multo? Buhay ako. Tao ako. Ipinatawag ako ng girlfriend ko. Kaya ako pumunta rito. Sabi ni Alan
sabay akbay sa kanya. Ano bang issue rito? Well, actually alam ko na. Na-report na sa akin ang informer ko. Seryosong sabi ni Alan. Sa puntong yon, si Mayumi naman ang naguluhan. Anong informer? Anong sir? Bakit sir ang tawag sa'yo ng sir ko? Taka niyang tanong. Eh kasi, ang boyfriend mo lang naman ang CEO ng gas station na ito at ng 18 gasolinahan sa buong bansa. At tiyak na, dadami pa ang franchise nito. Mayabang na sagot ni Alan. Ang akala nito ay ikatutuwa niya yung malaman. Ano Alan? Nagsinungaling ka sa akin? Akala ko simpleng driver ka lang. Kunot ang noo niya, napabuntong hininga siya. Pero naagaw ang atensyon nila nang makita ang mga pulis pumasok sa loob. Inaaresto namin si Jana Orietas kasama si Amanda Villegas sa pagsasabwatan at pagbibintang kay Mayumi Rivera. Kasama na rin ang pagsampa ng kasong pagnanakaw. Sabi ng isa sa mga pulis at agad na dinampot ang dalawa. Hindi totoo yan! Silang magnanakaw! Sinungaling! Hindi kami! Sigaw ni Jana. Si Amanda naman umiiyak at hindi na nagdahilan pa. Tapos noon ay napag-alaman nilang noon pa ginagawa ni Jana ang manguha ng pera at ibinibintang sa mga tauhan na hindi nito gusto. Maraming ebidensya ang nagpatunay kaya sila ay sinampahan ng kaso at nakulong. Ikaw pala yung may-ari nito? Sabi mo kaibigan mo lang. Sumbat niya kay Alan. Lumingon sa kanya si Alan. Alam nito na nagulat siya at kailangang magpaliwanag ng binata. Sorry, hindi ko to sinasadya. Natuwa lang ako na makasama ka bilang pareho lang ang antas natin sa lipunan. Gusto kasi kita at ayaw kong may magbago sa atin. Baka mailang ka lang sa akin. Bago niya pa masagot ang sasabihin nito, ay nag-ring ang cellphone nito at kinailangang umalis agad. Sorry Mayumi, babalikan kita promise. Para may ayos ang problema natin. Sa ngayon kailangan ko munang umalis. Salamat. At tandaan mo, I love you. Sabi nito at saka tuluyan ang umalis. Natuwa ang lahat ng malaman nila na ang dalawa lang pala ang may pakana. Hindi nila akalain na si Alan ang CEO at anak ng may-ari ng buong corporation. Kaya naman nabigo ang kanilang plano na pagpapalis at pagsira sa pangalan ni Mayumi. Salamat naman at nalinis ng pangalan mo. Sabi ni Paul sa kanya. Salamat sir sa pagtitiwala niyo sa akin. Pinapasabi pala ni Sir Alan na ikaw na ang bagong manager ng station na to. Nakangiting sabi ni Paul. Ngunit mabilis siyang napailing. Mas okay na pong si Diego ang ilagay niyo sa posisyong yan sir. Pakiramdam ko hindi na ako deserving sa posisyong yan. At isa pa, nagre-ready na po akong mag-resign. Bakit naman? Hindi naman kailangan eh. Mabuti na po yon. Ayoko rin po kasing may mga bagong Jana at Amanda pang sumibol dito at pagdudahan ng pagiging empleyado ko. Isa pa po, nakuha ko na po yung termination fee ko. Magsisimula po kami ng pamilya ko ng maliit at simpleng negosyo. Yung ako naman po ang may-ari. Sabi pa niya. Makalipas ang ilang buwan pa, ay hindi na nakita si Mayumi sa gas station na yon bilang employee. Pero nanatili naman ang pakikipagkaibigan niya sa mga dating nakasama. Habang nasa palengke sila, nagtitinda sila ng mga tingi-tinging gasolina at krudo at iba pang inilalagay sa sasakyan. Yun na rin ang naisipan nila kasi malayo naman ang gasolinahan sa lugar nila. Naging customer nila ang mga motor at tricycle, maging ilang jeep na doon lang pumapasada. Naku Aling Salve, mabuti naman naisipan yung magtinda ng retail na gasolina dito sa atin. Kasi lugi na kami kung lalabas pa kami sa highway para magpagas. At isa pa, may magandang kahera dito. Kaya masaya na kami. Kahit na palaging nakasimangot. Pangasar pa ni Alvin. Naku Alvin, pasensya ka na sa anak ko. May nobyo na kasi yan. Kaya hindi ngumingiti sa iba. Sagot naman ang nanay niya. Naroon din madalas ang ama niya kahit na hindi na ito nakakalakad. Ito madalas ang nagkakahero sa tindahan nila. Isang araw ay may nagpunta sa tindahan nila. Mag-check daw ng permit. Ale, may permit po ba kayo sa pagtitinda? Ho? Ay sandali, tatawagin ko ang anak kong si Mayumi.
umalis ito at tinawag na nga siya. Anak, pumunta ka nga sa tindahan natin. May lalaki roong nagtatanong tungkol sa permit natin. Sabi ng ina. Ah, oho. Meron naman po tayong permit. Sige po at pupunta na ako ron. Sumunod din siya sa ina niya at umalis din agad nang tawagin siya. Nang naroon na siya, nakita nga niyang isang lalaki na tila nga taga-barangay at ang kasama nito ay taga-city hall ng lugar nila. Ano pong problema, sir? Ayos po ang permit namin. Kakakuha ko lang po. Sabi niya. Ngunit nagulat siya nang humarap ang isa pa nilang kasama. Hindi kasi ayos yung permit mo sa puso ko eh. Paano naman yung isang kontrata na dapat mong pirmahan para maging akin ka na? Tanong ni Alan. Natulala naman siya. Ilang buwan kasi itong hindi nagpakita sa kanya matapos ang insidente. Eh sino ba yung biglang umalis matapos i-reveal ang sariling pagkatao? Nawala naman. Akala ko nga may boyfriend na ako. Wala naman pala. Sabi niya sabay tumalikod na. Aalis na sana siya pero nahila siya nito para pigilan. Ikaw naman, hindi ko naman nakalaing aalis ka sa trabaho mo eh. Ang bilin ko, ikaw ang gawing manager. Tapos pagbalik ko, nag-resign ka na raw. Sabi ni Alan, sabay yakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Bitawan mo nga ako? Hindi ka ba nahihiya sa mga magulang ko? Tanong niya. Okay na anak, nag-propose na siya sa akin kanina. Eto nga ang singsingo, ang tagal mo kasi kaya napa-oo na ako. Nakangisi ang tatay niya habang pinapakita ang singsing na suot nito. Siyempre, meron din kay inay. Inay, pumapayag po ba kayong maging biyanan ko? Tanong ni Alan habang bahagyang iniluhod ang isang tuhod. Ah, aba naman! Tanging sabi lang ng nanay niya habang hawak ni Alan ang isang kamay nito at sinusuot ang singsing sa daliri ng nanay niya. Ay oo, wala nang ibang karapat dapat para sa anak namin. Ikaw lang, Alan. Napapaiyak na sabi ng nanay niya. Ang inay naman kay daling bumigay. Talaga bang pinamimigay niyo na ako? Naluluha niyang sabi sa mga magulang. Anak, hangad namin para sa iyong ikaliligaya mo. Alam namin na matagal mo nang hinihintay si Alan. Gabi-gabi kang umiiyak sa kaiisip sa kanya. Alam namin yan. Kaya nga sige na, magpakatotoo ka na at huwag mo nang pahirapan. Sabi pa ng inay niya. Narinig mo, huwag mo na akong pahirapan. Matagal na akong naghihirap eh. Kaya magpakasal na tayo at pinapangako kong paliligayahin kita at hindi sasaktan. Aalagaan hanggang sa pinakadulo ng aking buhay. Itong isip ko at puso ko, iisang sinasabi na ikaw lang ang mamahalin. Sabi ni Alan at nagulat sila nang ilabas niya ang isang white gold diamond ring sa kaniyang bulsa at isinuot yon sa kaniyang daliri. Payag ako, kahit na walang singsing, ikaw lang sapat na eh, ang tagal mo kasi. At tuluyan na nga siyang umiyak nang yakapin siya ng binata. Nang araw na yon, nagdesisyon silang magpakasal. Lahat ng mga taong kakilala niya at naging kaibigan ay naimbitahan sa kasalang yon. Hindi siya pumayag na maging ingrandi ang kasal nila. Masaya na siya na ikinasal sila kahit na sa isang maliit na simbahan lang. Ang mahalaga sa kanya ay pumirma sila sa isang kontrata na walang expiration. At ang pangako nila sa isa't isa ay masaya at mahabang pagsasama. Napagdesisyonan nilang mag-honeymoon sa isang resort sa Zambales. O baka naman sabihin mo na naman na hindi sa'yo to. Nagsisinungaling ka na naman. Sorry na nga. Hindi mo naman makalimutan ang pagsisinungaling ko. Bakit ganyan ka? Eh kasi nakakainis ka. Buong akala ko simpleng family driver ka lang. Kaya palang lakas ng loob mo na tumambay habang naka-duty ako. Hindi mo man lang sinabi. Sinabi mo pa na puro mga kaibigan mo lang ang bumubuhay sa'yo. Ikaw naman eh. Nakaka-challenge ka kasi. Yung katarayan mo at pagiging matuwid. Para bang ang sarap maramdaman na may taong normal lang ang tingin sa akin. Ever since kasi, lahat nangingilag sa akin kasi alam nila na mayaman ako. Pero nung napagkamalan mo kong simpleng tao lang, syempre, ang sarap sa pakiramdam. Kaya naisip ko na huwag na lang munang sabihin sa'yo. Tama ang hinala ko. Kapag nalaman mo, iiwan mo ang station. Para sa akin unfair naman sa iba yon.
Kaya pinaubaya ko na yun sa kanila. Isa pa, ayoko mapag-isipan na oportunista ako. Kaya naman pinili ko na lang na umalis. Ang akala ko, hindi ka na magpapakita eh. Hindi ka man lang tumawag o nag-text. Inaantay kasi kitang maunang tumawag o mag-text pero ang tibay mo talaga. Hindi mo man lang ginawa. Pero mahal kita eh. Kaya ako nang naunang lumapit. Kaya tara na. Sabi nito, sabay buhat sa kanya papasok sa loob ng kwarto. Ay! Nakakagulat ka naman! Ibaba mo na ako! Sabi niya pa, hindi kita bibitawan hanggat hindi kita ma-full tank. What? Ang pilyo mo ha? Talaga, pupunuin lang naman kita ng pagmamahal ngayong gabi para magkaanak na tayo at maging masaya ng mga parents natin. Gusto ro nila kagad ng apo. Napakapit naman siya sa leeg nito nang hagka na siya ng asawa. Mahal niya si Alan at para sa kanya, wala siyang ibang lalaking mamahalin kundi si Alan. Kahit na ano paman, ang katayuan nito. Isang malaking bonus na lang talaga ng Diyos na mayaman ka. Mahal kita, kahit sino ka pa. Sabi niya, habang masaya nilang pinagsaluhan ang buong magdamag. Nasa gasolinahan sila ng mga oras na yon kasi magpapagas sila. Malaki na ang tiyan niya noon at halos malapit na siyang manganak. Papunta na sana sila sa ospital para magpa-check up. Nakita nila na may isang lalaking nagagalit dahil sa pagkakamali ng service crew sa paglalagay ng gasolina. Kaya bumaba muna siya habang hindi pa tapos lagyan ang kanilang sasakyan. Nakikinig siya sa pagtatalo ng mga ito. Ikaw ang may kasalanan ha. Sabi ko 200 pesos lang ang ipapalagay ko. Bakit pinuno mo? Sabi ng customer. Eh sir, inulit ko naman po sa inyo eh. Oo lang po kayo ng oo. Paano na po yan na puno na po ang tangke nyo? Tanong ng kawawang crew. Ay, hindi ko pananagutan yan. Bahala ka dyan. Hindi ko babayaran yan. Ito ang 200. Ito lang ang babayaran ko. Sabi nito, at ang kanga alis na. Bakit hindi mo na lang ipahigop ang gasolina? Kukunin lang po kung ilang litro ang nailagay sa sasakyan nyo para walang problema. Kawawa naman po itong crew. Honey, nakikialam ka na naman sa problema. Saway ni Alan. Honey, kawawa naman yung crew. Ayaw magbayad ng customer. Sagot niya sa asawa. Bakit ba'y kasalanan niyo naman eh? Sabi ng customer. Sige na po, ipabawas niyo na. Nang sa ganun, ay parehas kayong may matutunan. Siya mas mag-iingat na. Kayo naman po, matuto kayong makinig. Kasi miscommunication ang nangyayari. Maawa po kayo. Maliit lang sweldo niya. Mababawas pa sa sweldo niya ang halaga ng gasolina na kayo naman ang makikinabang. Paliwanag niya. Wala namang nagawa ang driver ng kotse kundi sundin ang suggestion niya. At sa huli ay nagpasalamat sa kanilang crew dahil naiwasan na magbayad ito ng malaki. Maya-maya ay naramdaman na niya ang pagsakit ng tiyan niya. Honey, manganganak na yata ako! Sigaw niya. Mabilis naman siyang nabuhat ni Alan. Okay honey, konting tiis lang. Ikaw naman kasi hindi mo maiwasang makialam. Mabuti pa maging manager ka na ulit sa gas station natin kapag nakapanganak ka na. Sabi ni Alan. Ewan ko sa'yo. Paanakin mo na muna ako bago mo ako pabalikin sa trabaho. Sigaw niya sa asawa. Nadala nga siya nito sa ospital at doon ay maayos niyang nailuwalang kanilang anak na babae. Makalipas ang isang taon ay nagbalik nga siya sa trabaho bilang manager ng gas station nila. Mula noon ay wala nang nakakalusot na salbaheng customer sa kanila. Si Mayumi ay kinilala bilang mabuting manager sa kanilang gas station. Tagapagtanggol ng mga service crew, lalo pa siyang minahal ni Alan at nadagdagan pa ng dalawa ang kanilang mga anak. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po. Hello nga pala kay Ma'am Ross Lawis Vlog na nakikinig sa atin dyan sa Hong Kong. At sa lahat ng mga nasa Hong Kong ngayon na ating tagapakinig, hello po sa inyong lahat dyan. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli!